What's up sa inyo mga... So ayun po ano, what's up sa inyo mga pa? At sa araw na to, sigurado, I'm pretty sure that you have already read the fucking title, man. Sobrang most requested to mga kaibigan. At sasabay na tayo sa Trendwagon, no? Na kung saan magre-react tayo sa lahat ng trending para yung views umangat, tapos yung kita, angat din. No? So magre-react tayo mga kaibigan dito sa most requested na most heartfelt mga kaibigan. Wow! Heartfelt! No? Na video, no? Or commercial ng Jollibee na inilungsad sa social media mga kaibigan na nag-trending, no? Na sobrang trending mga kaibigan, parang isang araw ata 8 million views, no? Na sa totoo lang, hindi ko makatao mga kaibigan, no? Yung pagka-trending nito, no? At tayo po mga kaibigan ay magre-react, no? Dito sa video na to, sa particular na video na to mga kaibigan, sa araw na ito, no? Are you fucking ready? Let's fucking do this! Let's go! Go! Inspired by true story! Wow! Master Quentin Jollibee! Hindi ko makakalimutan ang ngiti mo nung una kitang nakita. Naalala ko nun, sa Jollibee pa lang, sinabi ko na sa sarili ko, she's the one. Nako! Nako! Duda ko rito. Alam nyo mga kaibigan, ano? Alam nyo ano? Lahat ho ng lalaking single, yan ho ang sinasabi. Every time mo na makakakita ng magandang babae, pero yung ganda niya. Siya na ang gusto kong pakasalan, pre. Tapos di naman makalapit. Utangin na, ligaw tingin si tanga. No? Sa isa pa mga kaibigan, no? Pansin ko lang, tignan nyo maigi yung mukha ni kuya. No? Tignan nyo maigi yung mukha ni kuya, no? Ikaw pa pag nakakita ka for the first time ng babaeng maganda, no? Maluluha-luha ka ba? Na parang ang gago. Tignan mo, naluluha-luha pa eh. Nangingilid pa yung mata. No? Pansin ko lang mga kaibigan sa scene na yun. Balik natin ang konti. Itong scene na to mga kaibigan, meron tong tinatawag na, ito yung scene na mga kaibigan, meron tinatawag na double standards, no? Ng mga kababaihan, no? Just imagine, no? Kung pangit, no? Yung nakatingin ng ganyan, no? Baka lumabas ng Jollibee yung babae. Huwag naman mo sana ma-open yung mga kababaihan dyan, dahil hindi ko naman ho kayo nilalahat, no? Pero marami kayo. No? Sa itong scene na to mga kaibigan, huwag niyong subukan tangkain to sa totoong buhay. Yung tititigan mo rin mga kaibigan mula pinto hanggang kasir, nakala mo ngayon ka lang nakakita ng babae, yung gaganunin mo. Puta, asunto aabuti mo niyan, brad. Sige, imagine mo lang yung scene na yung kanina, ako yung nakatingin. Hindi ka natakbo? Teka, edit natin. Kaya, hindi ka matatakot dyan? Pinaputi ko na yan, wala pa rin. Saka puta, tignan nyo naman yung mukha ni kuya. Puta na parang Prince Charming sa Disney, mga kaibigan. Oh? Tignan, compare nyo naman sa mukha ko yan. Mukha akong kalaban sa Avengers. Alam ko mga kaibigan na meron mo tayo kanya-kanyang ano, no, kagapuhan at taglay, no? Pero minsan, talagang unfair lang ho yung mundo eh. No? Lalo sa mga ganitong sitwasyon. No? Yung mga nakaka-relate dyan, kamusta kayo? Ang malupit, alam mo, na yung babae, no? Sa gilid ng mata niyan, mga kaibigan, nakikita niya nakatingin yung lalaki. Promise. Kaya yung ngiti, alam na pogi eh. Tingnan niyo ah. Alam na pogi eh, oh. Alam niyo, mga kaibigan, kung paano ko nasabi? Sige, Brad, sabihin mo sa akin kung kailan ka pa nakakita ng babaeng umu-order sa Jollibee, ha? Na nakangiti. Ha? Wala? Talagang wala, ha? Kasi kadalasan yung mga babae na yan, pag umu-order yan, confused ang utak niyan. Ha? Hindi nila alam kung anong u-order nila. Tanungin mo nga lang yan kung anong gusto nilang orderin, sasagot sa inyo kahit na ano eh. O sabihin mong hindi. Sabihin mong hindi. Alam mo to si ate marunong eh, no? Palibasa, alam na pogi yung nakatingin, no? Kaya nakangisi sa gilid ng gano'n. No? Tuloy. Spicy chicken joint with extra rice. And a plate of pineapple juice.
pa lang. Alam ko. Okay, cut. Cut. Puta, ano kasi Professor X, ha? Kaya mong basahin utak ng babae, ha? Ha? Isa ho itong malaking kasinungalingan tong scene na to. Simply because, mga kaibigan, hindi pa ho pinapanganak yung lalaking kayang basahin ang utak ng mga babae. No? Puta, sila-sila na nga mga babae, hindi magkaintindihan. Puta, tayo pa? Ha? Tayo pa? I-expect mo mababasa yung utak niya? Alam mo kung ano yung bibilin? Malabo yung brad. Hindi ho sa nagiging KJ ako, mga kaibigan, sa scene na to, no? Obviously, ho, scripted ho tong scene na to. Kumbaga, for dramatization purposes only. Kung bakit sabay. Sa maniwala ka't sa hindi, naiintindihan ko yon. Ang gusto ko lang talaga ipunto, mga kaibigan, eh, talagang kahit anong gawin natin, malabo hong malaman natin kung ano yung takbo ng utak ng mga babae. Ang utak ng mga yan, mga kaibigan, parang earphone na sinalansan mo ng maayos tapos sinuksok mo sa bag, tapos paghugot mo, bulbul na naman. Parang ganoon yung mga utak ng mga yan. Puta, baka kahit si Professor X ka pa, mahirapan ka sa sobrang komplikado kung paano nagpapanson yung utak ng mga babae. No? Tuloy. I'll be the man for you. Pinapangako ko na pasasayahin kita. I'll be there whenever you need me. Kat? nananawagan ho ako sa LTFRB, sa LTO, o kung sino man ho yung ahensya ng gobyerno ang may sakop pagdating ho sa smoke belching, no? Imbis na langhap sarap, mga kaibigan, hindi eh. Langhap sawi eh. Yung pagdalanghap mo, babawian ka talaga ng buhay eh. Puta na, dumaan ba sa emission test tong sasakyan ni ate? Puta na, kulay pulbura na yung ano, usok. Tuloy. I'll be patient with you at all times. I promise I will never change. Mahal na mahal kita. Gusto ko, ikaw ang pinakamaligaya sa lahat. Kahit hindi naging tayo. Yan! 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 Cut! Cut! Yan! Yan! Yan ang sinasabi ko, mga kaibigan. Na? Kung hindi pa rin mainaw sa'yo, Brad, yung pinupunto ko kanina pa, no? Napabago-bago yung isip ng mga kababaihan. Ewan ko kung ano na lang makakapagpatunay sa'yo, ha? If this does not validate my point a while ago, wow. I don't know what else. Just imagine, mga kaibigan, hinintay ka ng halos makatulog na eh. Kulang na lang maglatag ng banig si kuya kanina eh. Sa kakulambo eh, no? Para lang kahihintay sa'yo. Tapos pinagtulak mo ba ng kotse mo na hindi ko alam kung dumaan ba sa emission test yan na kulay pulbura na yung usok. At ang pinakamasakit sa lahat, mga kaibigan, pagkatapos kang purgay ng sandabakbak na two-piece chicken, ha? Ito pa igaganti mo? Ito pa ang igaganti mo kay Koya? Ha? Hinahyblad ako, mga kaibigan. Hinahyblad ako! Pero sa isang banda, mga kaibigan, just to be fair, kay ate, no? Gusto kong halukayin yung konteksto nung ibig sabihin ni Kuya, nung kahit hindi naging tayo. Kahit hindi naging tayo. Anong ibig sabihin nun? Kahit hindi naging tayo, never bang naging sila nung simula? No? Dahil boyfriend niya na to, si Kuya number 2. So, ibig sabihin, kung gano'n ang siste, mga kaibigan, lahat ng naganap, no? Nung mga flashback na nagaganap sa utak ni Kuya, no? Isang malinaw na landian lang ho, mga kaibigan. Ano? Or, ang ibig sabihin nung kahit hindi naging tayo ni Kuya number 1 ay naghiwalay sila, no? At nakilala na itong si Kuya number 2, tapos nag-propose, kaya sila kinasal. Ngayon, mga kaibigan, regardless dun sa dalawang tanong ko na yon, tungkol dun sa konteksto nung salitang kahit hindi naging tayo, isa lang ang sigurado, mga kaibigan. It's either, mga kaibigan, paasa to si ate or asumero tong si Kuya number 1. No?
So itong final scene na to, mga kaibigan, ito yung gusto kong tawaging thank you zone. Na after ng lahat ng effort mo, lahat ng binuos mo, na kung ano-anong gastos na yung pinaggagawa mo, no? Na kulang na lang, bumili ka ng franchise ng Jollibee, no? Tapos bigay mo sa kanya, no? Ubusin niya lahat ng panindaro, no? Na imbis na I love you yung bumalik sa'yo, no? Eh, thank you, no? Na-experience, I'm pretty sure maraming nakaka-relate dyan, no? Na sinabihan ng I love you, sinabihan ng thank you sinagot, no? So, thank you po sa inyong panonood, mga kaibigan. Isa po itong malinaw na very successful na ad campaign, no? Ng Jollibee ngayong araw ng mga puso, parating na araw ng mga puso, mga kaibigan. So, congratulations, Jollibee. At kung nagustuhan nyo itong video na to, mga kaibigan, like, comment, and subscribe. Huwag nyong kalimutang i-like, mga kaibigan, dahil maraming magdi-dislike ng mga Jollibee warriors dyan. No? Dahil hindi nila maiintindihan ang humor ng channel na to. Ngayon, kung bago ka sa channel na to, welcome sa'yo pa. Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan. Hanggang sa muli, Chicken Pete out. This is Kong TV. Power! Let's fucking do this. Peace.